Sinabi ni Finance Undersecretary Antoinette Tiongco na dapat magbayad ng buwis ang mga naglalaro at kumikita sa sikat na online game na Axie Infinity sa ilalim ng tax code. Ano daw po yung particular na liability sa mga kumikita ng cryptocurrency at non-fungible tokens? Okay. Ganun din po sa kuprisin sila ng RMC 97-2021 kasi ang tinutukoy po doon is lahat ng activities, lahat po ng serbisyo na ang ginagamit mo is online or via digital platform. So ganun din po, marami nagsasabing na ko, BIR, bakit mo kami bibuwisan? Kasi naglalaro lang naman kami. Unfortunately, yung kung serbisyo ng paglalaro, dyan po kayo binabayaran ng income, kumikita kayo, nabibigyan kayo ng mga ng benefits or currency, kaya na nagagamit, natitrade ninyo, nakukonvert into monies, nagagamit pang bayad. So yan din po at the end of the day is may flow of income po na pumasok sa ating mga players. So income din po yan na pwede pong maging taxable. Now, kung ano ang babayaran, income tax or business tax, at the end of the day will depend magkano po ba ang naging net income ninyo annual sa isang taon.